yung mga iilan? Iilan, halos lahat. So, kailangan kung sino yung nanalo, tulungan nila para gumanda ang bayan. Okay. Sana. Tulungan lang tayo, hindi lang naman sa isa yan. Sa lahat, buong ano, hindi lang isang tao, hindi lahat tayo giginhawa. So, ano po yung experience nyo dun sa panang pwede na naos? Kung sa'yo po'y nanunutulan pa nung time Marcelo? Ah, si ano? Okay. Maayos naman po. Dahil ako po nung Marcelo, bata pa ako, 47 pa lang ako. Ngayon, 84 na ako. Nakita ko talaga na maayos. Sabi ko nga, naku, bakit ba sila ganyan? Dapat mayaman na tayo, di ba? Mayaman na tayo, one na tayo sa pinakamayaman. Kaya alam ko po lahat yan. Buhay ako noon eh. 84 na kayo ngayon. Oo. Nung mag-Marcos, mga 47 pa lang ako. 47, Marcos time. Oo. So talagang, naabutan niyo talaga yung mga nangyayari. Naabutan ko talaga. Pati yung ano sa EDSA, alam ko rin yun. Oo, yung sinasabing, sige, barilin mo na yan, sabi kay Marcos nung si Fabian Bear. Ayaw ni ano ni Presidente Marcos, sabi, hindi pwede, maraming mamamatay na civilian. Kaya pinagpaubayan. Ganyan niya kamahal ang mga Pilipino. Oo, tama. Kasi kung wala siya pakialam, dapat ginawa na. Oo, kung hindi siya, kung wala siya sa puso ng mga Pilipino, di pinagpapatay na nila yan lahat. Yung mga nakatangki na yan. O, pinapanood ko yan sa TV. Pinapanood ko sa TV yan. Kasi nakalive sila. Oo, live sila noon. Ako ang makakapagpatunay na maganda ang pamumunod ni Presidente Marcos. So, ang sabi ko, bakit sila magagalit doon sa baby? Baby pa yan eh. Wala pang alam yan eh. Diba? Bakit nila titirahin na ganun-ganun? Hindi. Baby pa yan eh. Sabi ko ganun. Kaya galit na galit ako doon sa mga kasi ako, nanonood ako ng Radyo Bandido. Atay Tan. Yan, gabi-gabi yan, pinagpupuyatan ko yan. Kaya lahat ng ano niya, alam ko talaga. Matagal na yan sa Radyo Bandido? Oo, matagal na. Matagal na yan. Diyan ako nagbabase. Binabase ko yung mga sinasabi niya. Totoo lahat. Totoo lahat yung sinasabi niya. So talaga pong mga binabato nila kay Marcos ay hindi totoo yung pagaya hindi ng mga pinako na yaman? Ay, hindi po totoo. Mayaman po talaga ang Marcos at saka si Imelda. Mayaman talaga. Kumbaga, binabato nila, siyempre yung mga tao popular, may mga nagriregalo, may nagbibigay ng kung ano-ano. So kaya sila, popular sila eh. Para sila mapalaki doon sa presidente. Yun lang. Siyempre, pag ito nila ko, hindi mo sa ayoko, hindi pa pwede. Siyempre, mahiya ka naman. Diba? So, yun lang. So, totoo pala yung, ano, madam, na si Imelda Marcos, kaya nagkaroon siya ng mga alahas. Kasi itong pagpunta siya ng mga iba-ibang bansa, binibigyan siya ng regalo. Oo, yun. Regalo lahat. Regalo lahat pa lahat. Oo. So, hindi dapat sabihin na nakaw yun. Ay, hindi. Kasi sabi nila, kaya nakaw. Sige po. Yung mga sabi nila binibili ni Imelda yung mga alahas. Pero hindi, mga regalo lang. Regalo lang. Mamaya ma'am, na-interview ka namin ma'am. Mga regalo. Kaya ako, noon ako galit na galit talaga ako. Sabi ko, mga walang hiya itong mga to, pinakinabangan na nila yung tao. Ginaganon pa nila. So, nung magbalik siya dito, wala na, di ba? Dead na siya. Nung magbalik. Di, siyempre, wala ka namang magagawa. Tapos ngayon, sila ngayon ang namamayani. Wala naman silang nagawa. O, ano nagawa nila? Sila-sila lang. So, ibig sabihin, nung time na umupo si Korea Puno, ano po yung mga nagagawa kaya nila noon? Oo, sila lang yan. Ano yung mga nagawa nila? Wala. Ano ba nagawa nila? Nagbenta sila na nagbenta. Diba yung mga ano dyan sa
Bolivar, binenta nila yung mga ano dyan. Ngayon may tanong ako na. Totoo ba na hindi pa presidente si Pangulong Marcos eh talagang may pera na sila? Kasi nabanggit ko yan no, nung kanilang tahanan sa mansion sa San Juan. Congressman pa lang si Ferdinand Marcos. Napakagarbo na ni Imelda Marcos. At pinapasinungalingan talaga yung sinasabing ill-gotten wealth na ginamit niya ang pera ng Pilipinas. So totoo yun na mayaman na si Marcos. Mayaman na talaga sila. Iisipin mo naman Romualdez at saka Marcos nagsama, di ba? So mayaman na talaga sila. Oh. Yun ang alam namin, mayaman na talaga sila. Tapos ang Pilipinas, papunta na sa magandang ano eh. Magandang kaayusan. Sinira nila. Yan si ano si Ramos saka si sino ba yung isa? Si Enrile. Yan ang mga ano tsaka si Trillanes. Yan ang mga ano si Trillanes. Oo, yan. Mga yan talaga. Alam mo nung nagbabarilan, nasa EDSA ako eh. Alam mo kung bakit? Kasi ano kami ng El Shaddai. Ngayon meron kami ano doon prayer meeting sa Luneta. Sa Luneta nagbabarilan at doon kami. Isipin mo. Kasi member ako ng El Shaddai. So mother, pinapasinungalingan natin yung sinasabi na walang lumabas na loyalista nung EDSA Revolution. Wala, marami. So madami lumabas na pro-Marcos? Oo. Meron sa tingin nyo, mother, nung panahon ba ninyo may sabuna? Wala. Walang droga nung panahon? Wala. Walang droga, walang rape, walang... Mga natutulog sa kalsada? Wala yan. Malinis. Wala. So maayos talaga bang... Talagang maayos. Talaga. Hindi ka makakabahan na maglakad na baka ka-raping, baka ka-raping, baka ka-raping. Safe po tayo. Ay, safe talaga. At saka murang-mura ang tigilin. Isipin mo, ang bigas noon sa loob pala. Ang bigas sa loob, 70 pesos, isang ganyan. Tapos ang isda mura, ang karne mura. Ang galunggong, 30 centavos lang ang galunggong, isang ganyan, isang tumpo. Bakit hindi ko sasabihin, eh bata pa ako. Namamalangki kami, ganun ang anong kahalaga. Yung pamasahe, ewan ko, inabot yung 15 centavos ang pamasahe. So hindi pwede sisige Marcos yung mga yun? Ay, hindi pwede. Talaga. Sabi nila, million-million daw yung naging biktima ng Martial Law. Ah, hindi naman siguro totoo. Kasi nga yung mga ano ngayon, di ba, nagbabaan na. Di ba, nagsisupo na sila yung mga tinatawag nilang communist. Yung mga, tapos yung mga ano, nagsisupo na sila. Bakit hindi ko alam, eh, yun ang sabi. Kay Tan. Si Tan talagang tuloy at magsalita.